kung ano man ang lugar na to. Hahanapin natin daan palabas dito. Kahit natakasan niya ako, hawak ko pa rin ang kanilang buhay sa aking mga kamay. Unti-unti nang bumabalik ang lakas ko. Pero hindi pa sapat. Hindi pa sapat para makabalik ako sa Tori at para iligtas si Isabel. Buhay pa rin si best friend Miguel! Pero nananatili pa rin ang pangitain ko. May mamamatay. Kung hindi si Miguel, isang taong malapit sa kanya ang mamamatay. Tunay na kahanga-hanga ang inyong kapangyarihan, aking Panginoon. Sino nga ba naman ang mag-aakala na ganun pa lang inyong gagawin? Di pa natatapos doon ang aking mga binabalak, babaylan. Talaga, Panginoon? Marami pa akong gustong gawin. Nais ko pang paglaruan ang sugo ng karagayan. Haharapin pa niya ang sari-saring pagsubok hanggang sa tuluyan na siyang sumuko sa akin. Alam mo ba, dati nag-wish ako sa falling star. Kahit hindi ako nakakita ng bulala ko, gabi-gabi ko pa rin hinihiling ang isang bagay na matagal na minimiti ng puso ko. Pero parang ilap ng pagkakataon. Sa kabila ng mga pinagdaanan natin ngayon, isa pa rin ang bagay na nasa isip ko, Isabel. Ang makapiling ka habang buhay. Miguel. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Miguel. Kinakabahan pa rin. Pero hindi ako makapaniwalang mapapaamo mo yan. Ayon kay Father Francis, dalawang bagay lang kailangan mong gawin para mapaamo ang isang hayop. Una, pakitaan mo ng dahas para matakot at sumunod. Sunod, pakitaan mo ng kabutihan para tumanaw ng utang na loob at gumanti ng kabutihan. Tapos na ang dahas kanina. Ngayon naman ay kabuti. Hanggang sa muli, kaibigan. Miguel, anong gagawin natin, Miguel?
palipas muna tayo ng gabi. Kailangan natin magpahinga. Pagkatapos, ano mangyayari? Ano mangyayari sa susunod na araw? Isabel. Miguel, wala na bang katapusan ng paghihirap na ito? Wala na bang hangganan ng paghihirap sa atin ng kapalaran? Napapagod na rin ako, Isabel. Pero hindi tayo susuko. Hanggat may buhay na nalalabi sa ating katawan, lalaban tayo. Lalabanan natin si Apo bukay hanggang kamatayan. Pasensya ko na kung ganito ako ngayon. Naalala ko lang kasi tunay kong ina. Gusto ko saan siyang makita. Pero hindi ko pa siya nakilala. Pagtatapat na sana ni Lola, giray sa akin. Pero hindi naman nangyari. Ibig mo sabihin, hanggang ngayon hindi mo pa rin nakikilala ang tunay mong ina? Hindi. Kilala mo ba? Kilala mo kung sinong tunay ko, ina? Miguel, sino ang tunay kong ina? Si Ma'am Graciela. Si Ma'am Graciela? Si Ma'am Graciela ang tunay kong ina? Nakita ko na ang anak ko. Saan? Ay, sorry pa, kunin ko po lang ito. Sige. Bala ka ito, hindi ba? Bala? Tinitignan ko lang. Naalala ko kasi yung anak ko ng baby pa. Wala ka karapatan sa gawin ako, ha? Ha? Katulong pala ko ito! Rebecca! Rebecca! Kaya pala mabait siya sa akin. Kaya pala napakagaan ng loob niya sa akin. Oo, Isabel. Sa katunayan, nandun siya sa kuweba nung gabing iaali ang dugo mo kay Apo Abukay. Sumugod siya dun para iligtas ka. Kasi ayaw niya masasaktan ka. Kasama ko siyang napaglaban sa kampo ni Apo Abukay. Miguel, kailangan ko siyang makita. Kailangan ko makita kung tunay kong ina. Pinapangako ko. Gagawin kong lahat para mangyari yun. Chynna!
Isabel! Sa atin. Pero hindi ako sigurado kung ano. Miguel, alam mo kung nasan yung inay ko ngayon? Wala akong alam kung nasan sila. Hindi ko alam nangyari sa kanila nung magkahiwa-hiwalay kami sa kuweba. Alam mo, gusto ko siya makita. Ang tagal kong nananabik na maramdaman yung pagkakaroon ng isang ina. Naintindihan kita, Isabel. Pareho lang tayo. Nawalay din ako sa aking ina nung matagal na panahon. Nagkita kami muli at nagkaayos. Pero ngayon nawawala uli siya. Ano? Ano nangyari kay Ma Amelia? May kumuha sa kanila. Pero naniniwala ako na may kinalaman ng babaylan. Magbabayad sila, Isabel. Oras na makatakas tayo dito. Miguel. At hindi ako titigil hanggat hindi nabubuo ang ating mga pamilya. Pinapangako ko sa iyo yan. Tumigil ka na! Tigilan mo na kami! Bakit sugo ng karagayan? Hindi mo na ba ako kayang labanan? Hindi mo na makukuha si Isabel! Lalabanan kita hanggang kamatayan! Hindi ko kukunin sa iyo si Isabel. Dahil kusa siyang sasama sa akin. Halika na, Isabel. Hindi ako sasama sa iyo! Kung ganon, tingnan natin kung paano niyang haharapin ang mga pagsubok pang inihanda ko. Malino na lahat sa akin, Isabel. Tinali tayo ni Apo Bukay. At ikinulong niya tayo sa kung anong lugar na to. Anong gagawin natin? Hindi ko alam. Ang importante ngayon, makatago tayo habang hindi siya nakatingin. Tara na. Kamusta na ang iyong paglalaro, mahal na Apo Bukay? Matigas ang ulo ng sugo ng karagayan.
gusto talaga niyang mahirapan. Ngunit paano ang alay? Madadamay siya sa mga kapahamakang inihanda mo sa sugo. Ito ang isang bagay na hindi talaga maintindihan ni Apo Abukay. Sa kabila ng ating paghihirap, kabila ng mga pagsubok, patuloy pa rin tayo magkasama, lalaban, magkahawak ating mga kamay. Dahil nagmamahalan tayong dalawa. At patuloy na magmamahalan hanggang wakas. Kaya kong buhayin si Isabel kung sakaling mamatay man siya. Pero ang gusto ko ay kusa siyang lumapit sa akin. Sakaling mang nahihirapan na siya sa piling na sugo, na alam kong anumang oras ay mangyayari na ngayon. Nagtawag na kasama yung mga nakalaban natin kanina. Maranda ay gano'n sila kadami. Huwag silang magkakamali, saktan ka. Tingnan ko lang kung paano tatakasan ng sugo ng karagayan ang mga hantik na yan. Sabay! Mahal na Panginoon, pagpaumanhin po ninyo. Ano yun, Basad? Binalikan na namin kung saan pinarusahan ng babaylan ang unang bihag na nakatakas. Wala na puro ng kanyang katawan. Miguel! Ano ibig sabihin nun? Maaari may kumuha sa katawan nito. At ngayon ay buhay pa siya. Mabuti kung ganun. Tsak na magpapabalik-balik rito yan para iligtas si Isabel. At kapag nangyari yon, dalawa na sila ng kakambal niya na paglalaroan ko dito sa hardin na ito. Kanina ka pa namin hinihintay, Samuel. Nais kang makausap ng mahal na Panginoon.
Sa tamang panahon, Amante. Sa tamang panahon. Hanggat hindi mo ako natututunang mahalin. Father, nakakasigurado po ba tayo naman pagkakatiwalaan natin yung Samuel na yan? Naniniwala akong pinagsisihan na ni Samuel mga ginawa niya. Ako rin. Hindi ako mapagtiwalang tao. Pero mukhang nagsasabi siya ng totoo ngayon. Pinuno ng binhilan. Nasaan na ang kapatid mo na pinahanap ko sa'yo? Natagpuan mo na ba? Opo, Panginoon. Natagpuan ko na siya. Nasaan na ang kanyang bangkay? Ipagpaumanhin, Panginoon. Ngunit hindi ko pa siya napapatay. Bakit? Dahil nakataka siya at nakapagtago sa ilalim ng pag-iingat ng mga kaaway nating karagayan. Karagayan? Akala ko ba'y naubos na ng aking mga mandirigma ang mga karagayan na yan? Hindi pa po, Panginoon. Meron pa rin mga karagayan na nagtatago ngayon. At alam ko kung saan sila matatagpuan. Akala ko katapusan na natin. Huwag ka mag-alala. Hindi mangyari ang kinakatakutan mo. Ipangako mo sa akin, Miguel. Ipangako mo sa akin. Ipangako, Isabel. Wala namang pagpahiwalay sa atin ngayon. Kinuha siya ng babae. Sinong babae? Reyna raw siya ng mga binhilan. Si Santaya? Gagamitin daw si Graciela laban kay Isabel pag bumalik siya dito. Isabel! Isabel! Miguel! Isabel! Ayup ka, apo ang buhay! Ayup ka! Miguel! Nakipagkasundo ako kay Babaylan na huwag akong parusahan. Kapalit ng isang mahalagang kaalaman laban kay Isabel. Si Graciela, ang ina ng alay. Sige, magsikilos kayo at magsipaghanda. Sasalakayin natin ang mga nagtatagong karagayan. Hindi tayo bibigoy na Kuya Samuel. Alam kong gagawin niya lahat para mailigtas tayo at mapabagsak ang pamumuno ni Apo Abukay. Sayang. At kailangan kitang parusahan, Isabel. Ikaw'y mamahalin.
kapansanan at nais nilang maangkin ka. Ang mga kilos mo't galaw, di natanaw nila sa araw-araw.